Isa na ng mga makabuluhang araw ngayon ang ibabahagi ng angat-ulat negosyo consumer cooperative sa ating lahat. Last time, sinabi natin na ang sekreto ng pagyaman ay 5M. Una ay dapat ikaw ay masipag, ikaw ay dapat pangalawa, ay dapat matipid, ikaw ay dapat matyaga, ikaw dapat ay masinop, at ikaw ay magalang. So, sinasabi natin na kapag tayo ay masipag, ay minsan hindi naman tayo maasenso. At dahil na doon, ay baka kulang tayo sa tiyaga at kulang nga tayo doon sa tinatawag na pagiging masino at matipid. So, ganito yan. Income ninyo at expenses. Tingnan ninyo kung malaki ang inyong gastos at higit sa inyong kinikita, ibig sabihin kayo ay pababa. Ngunit kapag ang inyong kinikita ay may naiiwan, ibig sabihin kayo ay paakyat. Ngayong araw na ito, ay tuturuan namin kayo kung paano madagdagan ang inyong kita sa pamamagitan ng paggawa ng tinatawag na dishwashing liquid. Bakit dishwashing liquid? Dahil ito ay araw-araw na ginagamit. At isa pa, ang dishwashing liquid na ituturo namin sa inyo, ito ay natural, kung tawagin nila sa wikang organiko, ito ay natural. Okay? So ngayon, dahil sinasabi nga natin, hindi ito synthetic, hindi ito chemical, kaya ito ay makakabuti sa kalusugan ng mga kababayan natin. So ito yung ating ituturo kung paano ito gawin. So, una, ganito yan. Ire-ready natin ang balde na kayang mag-hold ng at least 14 liters. Pangalawa na ire-ready natin ay ang pansukat na 1 litrong bote. At ire-ready natin ang ating panghalo. Sa panghalo, pwedeng yan ay kawayan lamang. Ayan, makikita ninyo. Or, pwedeng ito ay PVC lamang. Yan, makikita ninyo na PVC lamang yan. Pwedeng yan panghalo. At ire-ready ninyo ay ang gunting na panggupit. At meron tayong materyales. Ang una ay tinatawag na Apok 1. O kung saan ito ay tinatawag na All-Purpose Cleaner Number 1. Ang Apok 1 ay gawa sa niyog. Susunod niyan ay Apok 2. Ito ay gel din at ito ay mula sa materyales na galing ito sa niyog. Pangatlong materyales natin ay yung colorant, yung kulay ng ating dishwashing liquid. Pang-apat ay yung ating degreaser. Panglima ay yung ating bubble enhancer. Panganim ay yung preservative. Ito ay yung anti-bac. At ang ating amoy o yung scent. At yung tinatawag na sodium chloride. Yan. So yan ang mga i-prepare natin sa paggawa ng dishwashing liquid. Okay? So assuming na meron na tayong meron na tayong tubig na nakalagay dito. Ang gagawa nito ay dalawang katao. Ang purpose, ang isa ay tagahalo at isa naman ay tagabuhos. Ayan. Okay? So, dalawang tao ang gagawa nito. So assuming na nalagay nyo na yung 14 liters dyan sa balde at naka-ready na ang inyong panghalo, okay? Naka-ready na. Una ninyong ilalagay ay Apok 1. Ayan. Inyong guntingin at dahan-dahang ilalagay ang Apok 1 sa tubig. Ang Apok 1 ay 500 gram ang sukat. Yan ang pinaka-formula niyan. Ang formula nito ay sasabihin din namin sa inyo. Una, yung Apok 1, 500 gram.
Ang paghalo niyan ay isang rotation lang. Kung clockwise, ay clockwise. Kung counterclockwise, counterclockwise. Hanggang sa huli, hanggang sa dulo, yan ang paghahalo. Ayan. So, dahan-dahan na ilalagay ang all-purpose cleaner 1 sa loob ng balde. Pwede nyo naman gamitin din ang maliit na balde kung hindi naman kayo mag-mass production. Pero kung plano ninyo na mag-mass production, typically ganito kalaki yan ang balde na inyong gagamitin. So, unti-unti, ilalagay ninyo ang apokwan. Ayan, ganyan yan. So, hanggang madissolve yan. Ang susunod na ilalagay ay apok 2 or all-purpose cleaner 2. Yan ay galing din sa inyo. Yan. Gel type yan. At yan din ay 500 grams. Okay. Paunti-unti ninyong ilalagay. Okay. So, kapag ka inahalo nyo yan, continuous ang paghalo. Pwedeng balayad o pwedeng mabilis. Depende sa gusto ninyo na ano, lakas ninyo. At sabi nga, iisang direction lang hanggang sa huli yung paghahalo. Ayan, okay. Sige, ilagay mo na lahat. Ayan, so, nailagay na natin ang apok 2. So, pagka kayo ay nagagawa ng dishwashing liquid, sisiguraduhin ninyo kayo ay merong hairnet. Okay? So, ang inyong mga kamay ay siguraduhin malinis ang inyong kamay. Okay? Ang susunod na ilalagay natin ay ang colorant. Okay. O ang kulay. Okay? So, ang sukat ng color ay 25 ml lang para sa 14 liters. Okay? So, ilagay ninyo. Ayan, makikita nyo. Nagkakaroon na ng kulay. Lemon. Yan. Yan ay kulay lemon. So, ang susunod na ilalagay natin ay ang degreaser. Ang sukat ng degreaser ay 200 ml. Sige, unti-unti, lalagay natin ang degreaser. Ang purpose ng all-purpose cleaner ay panglinis at ang degreaser naman ay para sa mga sebo. Ayan. Okay, sige. Todo muna ilagay. Next. Is, susunod natin ay ilalagay ay bubble enhancer. Ayan. Pakita mo, bubble enhancer. Yan. Okay. So, unti-unti din, ilalagay ninyo habang hinahalo. Yan. Sige to. Sige. Todo mo na ilagay. Yan. Okay. So, make sure na ang tubig natin ay purified water ang ating gamitin. Pero kapag ka ang tubig na ginamit natin ay galing sa inawasa o galing sa puso, kinakailangan natin itong lagyan ng preservative. Pakita mo yung preservative. Ayan, 8 ml na preservative para yung produkto ninyo ay hindi mapapanis. Kasi ang tubig, kapag ka ito ay hindi purified, may tendency itong mapanis at pag ito ay napanis, ito ay babaho. Okay? Sa susunod ay ang anti-bac. So, panahon ng COVID ngayon, kaya kinakailangan merong anti-bac yung ating mga dishwashing liquid. Yan. Purposely, na kapag merong mikrobyo, ay mamamatay ang mga mikrobyo. Susunod ay yung kanyang amoy. So, ito ay lemon scent. Okay? So, ilagay mo ang lemon scent. Ayan. Okay?
Ang pinakahuli na ilalagay dito sa paggawa ng dishwashing liquid ay sodium chloride o known as industrial salt or asin. Ang purpose po ng sodium chloride, ito ay pampalapot. Ayan. So lalapot ang inyong produkto kapag inyong nilagyan po ng sodium chloride. So mapapansin po ninyo, unti-unti, kapag kayo ay naghahalo na dito, pabigat ng pabigat ang inyong paghahalo. So, ilagay nyo ang sodium chloride ng buo at habang hinahalo. So, mapapansin ninyo yung paglapot ng inyong produkto. At mapapansin din nyo ang pagbigat sa paghahalo. So, hanggang sa huli, ang direksyon ng inyong pag-ahalo ay isa lamang. Huwag ninyo itong babaguhin. Ayan, okay? So, randomly, pagkayari na ninyong ma-halo ito, an estimate na pag-ahalo nito ay mga 10 minutes. 10 minutes to 15 minutes. Ngayon, kung meron naman kayong pinapanood na TV, pwede naman na parang habang nanonood kayo ng TV, inahalo nyo. So, ganun. Mapapansin ninyo na mayroong mga bula. Okay? So, ayan. Meron na tayong produkto. Okay? Nakagawa na kayo ng dishwashing liquid. Okay? Ngayon, ahayaan nyo lang to na nasa isang lugar sa magdamag. Kinabukasan nito, makikita ninyo yung bula na yan ay mawawala na. So, kinabukasan, pwede nyo na ang gawing finished product. Yan, ilalagay nyo na sa bote. At pag nalagay nyo na sa bote, magiging ganyan na ang itsura niyan. Meron na kayong produkto. Ayan, so yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you.